I will not let you destroy my world! Iba't ibang uri ng paputok. Sinong nakaranas ng magpaputok? Taas ang kamay! Ako! Takte pre, hindi yan. Ibang paputok yung sinasabi ko. Yung dati inuubos pa natin yung pera natin, makabili lang ng paputok sa tindahan. Ewan ko lang ngayon kung meron pa nagtitinda niyan sa sari-sari store. Bawal na yata eh. Kasi nung mga bata pa kami, talamak talaga yung mga nagtitinda ng mga paputok bawat kanto sa amin. Once na may 5 piso ka o 10 piso, pwede ka na makabili ng paputok. Papap, eto yung paputok na tatawagin kong level 1. Kasi eto yung paputok na ihahagis mo lang, tapos puputok na. Yung kahit simpleng bato mo lang kahit saan puputok na, pero hindi siya ganun kadelikado gaya ng iba. Naalala ko tuloy nung elementary pa ako, nakasali ako sa balibaga ng papap, hanggang sa hindi namin namalayan, butas-butas na pala yung mga damit namin. Watusi, eto naman yung level 2. Kung di kayo pamilyar dito, ito lang naman yung maliit na paputok. Na kapag kiniskis mo sa semento, magsisimula na siyang pumutok ng sunod-sunod. Pero may paraan kami kung gusto mong malakas. Alam niyo yung ilalagay niyo lang sa semento yung isang buong watusi, tapos hahabalusin niyo ng malaking bato. Medyo delikado lang ito. Kaya mga bata, huwag niyong gagayahin to ha. Kasi mga eksperto lang nakakagawa nito. Piccolo, ito yung tatawagin kong level 3 para sa akin. Madalas na pinapaputok sa amin dati. Kasi mura lang ito at medyo malakas din pumutok. Ikinikiskis lang naman ito sa parang posporo, pero mas mataba at mas malaki siya. Pumuputok din ito sa tubig, pero kailangan mo ng timing kasi kapag sumirit na siya, dun mo palang siya ilalagay sa tubig. Hindi ko siya ginagawa dati kasi takot ako. Kaya tamang nanonood lang ako sa mga kaibigan ko noon. Labintador, level 4. Bakit level 4? Kasi ito lang naman yung ginamit namin sa nakita naming kayamanan sa daan. Tamang tusok-tusok lang at sabay sindi. Takbo! Alalang-alala ko pa yung mga moments na yun. Kasi naman may dumaan pang tao. Ayun, nagsitakbuhan lang talaga kami sa mga bahay namin. Dito din ako munti ka maputulan ng daliri. Kasi diba may mitsa ito? Tapos may nakapalibot na parang papel. Kapag kasi hindi mo inalis yung papel na yun, mas mabilis siyang pumutok kumpara sa wala. Imbis na dulo ng mitsa yung nasindihan ko, hinangin ng apoy yung lighter kaya yung mismong papel yung nasindihan ko. Grabe, muntik na talaga yun. Pero naranasan ko na rin talagang maputukan. Buti at lapnos lang. Alam niyo may tubig sa loob? Grabe, sobrang hapdi nun kapag hindi ko nilalagay sa tubig yung kamay ko nun. Quitties, level 5. Wala naman ako gaanong experience dito, pero alam na ito ng lahat. Ito yung kadalasang paputok ng mga matatanda. Hindi kasi kami pinapayaga magpaputok nito, kasi masyado ng delikado. Kasi sa sobrang delikado, nakakabutas na ito ng bubong ng kapitbahay namin. Ano pa kaya kung ikaw maputukan, diba? Marami pa namang iba't ibang uri ng paputok, gaya ng boga at iba pa. At napapansin ko din na kalimitan ito yung ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ang ginagamit ko nga palang bala dati dito ay alcohol lang. Ngayon kasi tiner na yung ginagamit ng mga bata at mas malakas daw yun kesa sa alcohol. So by the way, hanggang dito na lang muna guys. At kung na-enjoy nyo naman yung ating video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At i-hit nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. So, yun lang guys. Bye-bye!